Sige, Natalia. Sige, let us open this session with a word of prayer. Lord, maraming salamat na muli sa iyong kabutihan sa umagang ito. Thank you for bestowing upon us the wisdom, the knowledge, and understanding that we could be able to come align ourselves regarding po sa squadding. Ikaw ang siyang mamuna, buksan mong aming panawan sa mga puso sa pangalan ni Jesus. Amen. For squad team, ha? Kaya natin kunin ng 20 minutes since na sabi nyo, gumawa kayo ng inyong mga assignments. So, lesson number 2 tayo, service-oriented life. Ang vision, mission ng squadding is God-centered, family-based, and service-oriented police officers. Topic this morning is impacting the people and community. This session topic is your questions to ponder. Each squad member will share his thoughts about the questions. Number one is, what are the possible means of influence? What are the possible good source of influence? Can you be a possible source of influence and how? Itong tinatanong dito, the word influence. Pwede natin sagutin ito ng isahan lang. It goes this way. Ano yung means of influence, the source of influence, and the possible source na makaka-apekto at paano ma-promote natin ang influence. So, sagutin ko ito, the possible means of influence, siyempre yung aking character. No? If I do good, it reflects my personality and character, yun ang magiging source din ng aking influence sa tao. Kung mabuti akong tao, maka-influensya ako. Kung masama akong tao, maka-influensya din ako. Pero ano ang kukunin mo doon? Ano ang magiging, yung pangatlo ngayon, sabi dito, what is the possible source of influence? How? The possible of influence sa akin, yung character ko, if I have a good character, in-nurture ko ito, i-develop, para mas lalong maging ma-influensyaan ko pang mas marami. No? So, yun yun. Okay? Sino ang sasagot dito? Gumawa ng assignment. Ma'am Batalier, what have you put down in your assignment? What will be your thoughts on the question? Ako agad. Kala ko siya. Agad-agad ako. Hindi ma'am. Ano nagawa ang assignment? It doesn't matter. Okay. Sa akin yung ano, what's the possible means of influence? Yung, ano, sa akin yung good behavior. Yung attitude. Okay. Possible good source of influence is how my parents brought me up. Paano ka pinalaki. And can it be possible source of influence? Yes, by being a good example to others. Para ipakita ko kung ano yung asal na pinalaki. Kung bagay pa kundi asal na in-instill sa akin ng magulang ko. Okay. Ako, maganda yun. Ako, lalagay ko yun dito. Input ko doon, yung possible means pa rin ay yung attitude. Tapos, ang possible source kanyang parents. May nurture na, i-develop din para mas lalong mag-team yung kanyang good behavior. Good behavior na lagay mo dyan, ano? Hindi bad, ano? Good. Good. Okay, kasi kahit bad behavior, makaka-influence yan. Possible means of influence in the areas of good or corrupt practices. Okay. Kasi makaka-influence para kahit parang practices sa'yo. Okay. Tapos, possible source of influence. Any individuals, mga disciplined na individuals, source of good influence para sa akin. Tapos, person you look up to that can motivate you. Tapos, maybe a possible source of influence. Maybe a possible source of influence. Yes, by doing something consistently that would motivate the people around me. Sa kanya ng possible means, consistent. Maganda rin yun. Tapos sa kanya naman, source of influence yung mga practices. So, meron character, attitude, or behavior, then practices. Tapos source of influence niya yung iba din. He drawings sa mga attitude or practices sa iba para matuto siya. Okay? O, sino? Sino pa? Si ma'am. Alin? Ang sabi dito, no, sa Bible text, sa lahat yun ng bagay, pakita natin sa ating sarili ang magandang gawa. Bagay sa doctrine, sa iyong paniniwala, no? Pakita mo na wala kang bahid o kakasala o gravity and sincerity. Panaging parehas at saka sincero ka, yung tapat ka. Tama ba? Sincerity is tapat. No? Honest. Tapat ka sa lahat. Honest. Yun yung sinasabi doon. Nakita mo lahat ng paninyo, may Bible test. Kasi the Bible, the written word, reflects all the good qualities of who we are in the creations of God. Nilikha tayo ng Diyos. Kaya alam ni Lord, kita nyo,
Hindi pa niyo alam kung ano yung context niyo, pero you could be able to project yung sense of morality niyo bilang isang tao. Diba? Practices, behavior, character, attitude. Okay? So, as role models and mentors, we have to show the best. Sabi niya kanina, yung iba, ang sa'yo nang tinitingnan na makaka-influence sa kanya. Sa'yo naman, magulang mo. No? Ako, sa sarili ko, sa pagpapakita ko sa iba. So, example of character, enumerate example of character that can influence. Example of courage, enumerate example of character that can influence. Example of commitment, enumerate example of character that can influence. Sa akin, example of character, siguro yung serving, service, no? Servants. Kasi ako, kahit, lalo na sa ministry ko, I have to serve people, counsel people. So, service, ano? Example of courage, kailangan malakas ang loob ko, bold ako in confidence, regardless kung sino harap ko, kahit sa general. Kasi what I'm bringing is the truth, no? Yun ang kong ko doon, take ko doon. Example of commitment. Sabi ko rito, sa commitment, siyempre, hindi ako kwan, hindi ako yung come what may, hindi ako yung when I feel like it. Kailangan consistent. Magiging commitment ko rito, yung consistent ako. Nag-work up yung kanina, no? I-develop mo with consistency yung ginagawa ko. No? Ibig sabihin dito, talagang may progression ako palagi. I aim towards that goal. Okay? Oh, sir, ikaw, nalagay mo dyan. Empathy. Okay, ganda yun. Okay. Yourself and someone. Yung courage, about courage. About courage, okay. Influence. Courage to stand for the truth. Wow. Courage to stand for your beliefs. Totoo. Said failure. To stand on the truth. I like that. Tapos, you know? Example of commitment that can influence. Commitment to perform your job at your best every day. Bakit siya pinaghati mo yung sabi mo? Stand for the truth and stand for your belief. Paano may compliment yun? Sige na, yung squadding na ginagawa nyo ngayon, ay tatanong ko. O sige, Pastor, itong squadding na na-create ngayon, sa na-mention mo na, nagsimula ito way back 2002, if I'm not wrong. Tama ba ako, Pastor? I'm wrong. 1995 pa pala nagsimula. So, ngayon, ano ba ang purpose ng squadding na ito? At epektibo ba ito sa tingin ng grupo nyo or sa kung sino man ang nagpasimuno nito? At malaki bang maitutulong nito sa ating mga public servant? Malaki mo maitutulong, lalo na if talking about sa uniform personnel, lalo na kung tatanungin mo ang isang police, makakaiwit sila what is squadding means. Ang squadding kasi, ito ginawa namin para maihong, maikomplement doon sa moral and welfare na programa ng police. So, nung squadding concept, katulad po ang sinabi ko, ito yung sinasabi natin na ang squadding kasi is composed of 8 personnel, uniform personnel, para silang squad na meron silang squad leader. So alam po nila yon, ang karaniwan nito, ang objective nito ay to establish yung ACDC component. Yung ACDC, ma'am, may pwede sabihin na number 1, yung A is accountability, C is the commitment, D is for discipline. Oy, makinig kayo, makinig kayo. Yung C is for communication. So yung sabihin dito, para ma-hone si police, ma-develop primarily yung kanyang personal governance system ng kanyang pag-ugali o pagkatao. So yun, kaya ito, naka-embedded din ito roon sa patrol plan yun na 2030 sa transformational leadership o yung integrated transformational program ng PNP. Kung ako po tatanungin ninyo sa party po namin na mga life coaches, malaki kong tulong ito at natutuwa rin kami sa PNP bilang structural organization. Inadapt po ito at marami din po mga feedback na talagang ito ang kailangan. Kasi I do believe na may sense of morality ang bawat isa. Hindi lamang si Mamang Police, si Aling Police, lahat po tayo kasi ay lalang tayo ni God. May sense of moral turpitude din ng Panginoon na in-embed sa atin. Ang kailangan lang sa atin, ito ay ma-develop, ma-nurture.
in what way? Kailangan po ito'y palaging na-steered up, palaging napapaalala ng sense of morality natin. At ito'y isang pamaraan through a squadding system na i-enhance, na-steered up yung sense of morality ng isang tao. Kasi I do believe, lahat naman tayo may sense of morality. Kaya lang, pag hindi ito na-develop to our spiritual undertakings, kasi ang meron na tayong spiritual component, by the way, hindi lamang ang moral component natin. Yun ang nakakaligtaan natin, yung meron tayong sense of spiritual component na kailangan dinidevelop din. At ito, isang pamaraan squadding para ma-develop ito. Hindi lamang yung tayo nag-church, religiously. Yun din isang problema sa organizations ng PNP, in what way? Kasi tatanungin mo si police, gaano siya religiously na nagsisimba. Ang pulis kasi, magsisimba lang ma'am yan kapag halimbawa na hindi ka sa kasal, mag-aanak siya ng binya. O halimbawa, may tunar sa mga atidan, o halimbawa, namatay yung kanyang kaibigan. Yan lang yung mga pagkakataon na nai-enhance yung spirituality component ni pulis, eh dapat po araw-araw yon. Dahil kasi yung ating spiritual life component, yun ang nagtutulak o yun ang nag-i-enhance ng iyong morality. Pagka ang iyong morality at spiritual life ay balanse, panalo palagi si Chris. Palagi yung magandang character attributes o moral perfection na galing kay God, yun ang palagi natin na ipoproject regardless araw-araw nating pamumuhay. Example po, ang three confrontational issues natin araw-araw is anger, no, jealousy, and envy. Yan, immoral yan sa pamantayan ng Diyos. Pero meron tayong moral turpitude na galing din kay God na pag malakas ang ating spiritual component, itutulak nito yung moral aspect ng anger. Ano yung moral aspect sa anger? Self-control. Kasi kapag ka may self-control ka, hindi ka magagalit. Kasi ang bottom line ng isang taong nagagalit, pulis o kahit sino, magsosorda up ang kanyang blood pressure. At kung mataas at meron siyang hypertensive problem, maaaring ikamatay niya yon, di ba? Eh kung ma-exercise mo ang self-control, hindi ka magagalit, di ba? Ngayon, yun namang envy, meron naman tayong pang mitigating component na panlaban dyan sa envy. Contentment. Pag ikay contento, hindi ka maiinggit, ganun lang kasimple yun. Eh ang tanong dito, how often we exercise our contentment sa buhay ni pulis? Ngayon, nadagdagan siya. Ang malungkot dito, sabi nga rin ng research ng controller, sabi niya, na madagdagan daw po ang mga uniform personnel, lalo daw dumami ang utang, lalo lumaki. Saan po natin dadalhin ngayon? Ibig sabihin dito, they don't live a contented life. Eh kung yun ang palagi nating ma-exercise, hindi ka maiinggit, kahit na bypass ang promotion mo, matutuwa ka for that person. Kasi contento ka eh, ganun lang kasimple. But the question is how often you exercise contentment sa ating buhay unless you develop your spiritual component. Kasi yung spiritual component natin ang magtutulak ng sense of moral component natin, which is contentment. Ngayon naman po, yung isa pa, jealousy. How often kayo nagseselos? Di lamang sa relasyon yung mag-asawa, di ba? Nakita natin, asawa natin, malaging tinitin ng cellphone mo personally. Bakit? Jealousy is there, no? Ngayon, meron pang laban doon. Kung mahal mo ang kapwa mo, mahal mo ang asawa mo, hindi ka magseselos. Kasi yung pamamahal na component na galing sa Diyos, covereth the multitude of sin. Yun po ang sabi doon. Ang sabi doon, the love that comes from God cannot keep the records of wrong. Hindi siya nananaghili, hindi siya nagseselos. Yun po yun. Kaya pagka, balik na naman po tayo doon. Pag ang spiritual life ni Pulis sa kanyang moral and welfare programs na enhance po yon, ang palagi niyang ipoproject ay yung kanyang sense of morality. At yung squadron po ay napakalaking tulong. Why? Dahil kasi dito, ang dinidil dito, yung moral aspect, behavior, and character ni Mamang Pulis, ni Aling Pulis, maski din po yung mga life course na nagtuturo. You know why? Kasi yung moral aspect o moral turpitude ng Diyos, yun ang gusto niya na palagi napag-uusapan. Ngayon, pag palagi napag-uusapan yung magagandang bagay na i-embedded, na i-inculcate kay pulisyon upang yung magandang naisin sa buhay niya para sa magtagumpay, higit sa lahat, ma-engage si God sa ating buhay. Dahil ang sabi ng Panginoon, wala tayong magagawa kung wala siya. Pero pag nandun siya, magagawa natin ang lahat ng bagay. Sa akin po, personally,
Natutuwa po kami dahil this is an answered prayer since 1995 that this thing will happen. At nakita po natin, hindi ito madali, hindi ito abrupt, hindi ito one night stand and transformation, pero nakita po namin na kumikilos ang Diyos sa hanin ng kapulisan. Kaya napapasalamat din po kami dahil karaniwan naming advocate, encouragements kay Mamang Pulis, kay Aling Pulis kapag kami squadding, buksan natin ang ating puso at ang kaisipan sapagkat doon ang gusto ng Diyos bilang pagpapasakop sa kanyang presensya at kapangyarihan. So, ibig sabihin, itong squadding, Pastor, hindi lang ito nagpo-focus dun sa religion ng tao, kundi yung sa moral. Magandang tanong po ma'am, kasi ma'am, ang sabi ng iba, baka ma-convert ako, hindi po. Kaya kung titingnan mo, ito yung character aspect ng isang tao. No? Masabi ko nga, ako po kasi Boy Scout. Kung sino man ang nag-Boy Scout, yung mga moral character and behavior, no? Boy Scout is honest, trustworthy, no? Doon sa panghuli niya, yung panlabindalawa, reverent, maka-Diyos. Eh lalo na po yung vision nyo and mission, no? Maka-Diyos, makatao, makabansa, at makakalikasan. Paano po natin ma-enhance yun? Paano natin mag-ipo-progress kung hindi natin palaging naririnig? Maririgan natin ito minsan sa pagka ito ay kinakanta, yung PNP hymn, no? Yung Lunes, pag-flag ceremony. Mas maganda po yung palaging pinag-uusapan. At yung kung sa squadding system, nakalagay din po din dito yon, yung pagiging maka-Diyos, makatao, at yung sense of patriotism. Kasi yun po din ang gusto ng Diyos sa bawat isa. May pagmamahal ka sa iyong bayan, sa iyong kapwa, sa environment, at higit sa lahat, sa iyong bansa. So, ibig sabihin, Pastor, itong squadding system na ito, yan ba yung books? May book ba yan? Yan yung book ng squadding system. So bibigyan ang individual ng ganyan o hindi naman? Sa mga coaches lang? Kailangan po ma'am, meron ng lahat. Kasi ang squadding system po, ito yung magiging journal nila. Kaya kinakailangan yung squad team, bawat miyembro meron. So, tulad po ng sinabi ko sa ECDC, ang layunin nito, para yung transition, hindi lang si squad leader, sa magtuturo down to the squad member, bibigyan ng chance. Ito yung sinasabing turning, no? Para at least ma-develop yung ACDC component. Number one, yung accountability. Yung isang C is yung kanyang commitment, yung D is discipline, at yung pang-apat is communication. Doon ho ang kailangan ma-refresh ang bawat uniform personnel natin. Kaya ito, kung itong squadding na to, ang pinaka-main component nito is my brother's keeper. I'm a keeper. Bawat sa squad kasi, keeper mo, yung bawat membro mo, kung ikaw squad leader, accountability mo, i-develop mo, you're checking one to another. Ito po kasi napakaganda, kailangan bawat isang meron dahil this one will serve as his journal. Ngayon po, ang sistema nito, para at least makarelate ka agad, ang participation po yung maging accountable and commitment sa ACDC component, si Pulis po ay gagawa din, magpapartake siya nito, gagawa niya ang kanyang assignment. Ito ang maganda doon, dahil at least may participation siya bilang member siya ng kanyang squad, hindi lamang po si squad leader. Ngayon, salitan po ang pagtuturo para ma-develop yung confident ni police as communication. Kasi po, marami mga police professional, pero ito po ang observation ko bilang isang life coach, pagdating po to communicate, doon medyo mahina si police. Kasi alam niya, he's an authority, he doesn't need to communicate, tingnan mo na lang yung kanyang uniforme. Hindi po dapat yun. Kailangan he should be able to communicate so that he could be able to present himself also to the public. So yun po, isang pinopromote din ang squadding system para ma-develop yung apat na yun. Yung kanyang accountability, yung kanyang commitment, yung kanyang discipline. So, discipline po rito, pertains dito, meron po kasing oras ng simula ng squadding. Pag wala po si life coach, nag-uumpisa na halimbawa ang squad mo ay alas 8 ang iyong time. Umpisa na kayo ng squadding. Yun po yun para at least ma-maintain natin, ma-promote ang discipline among your team. Kahit wala po si life coach, kasi may time kayo eh. Kasi tinuturo din po rito how to manage your time. Yung puro sa inyong core values, yung good stewardship. Andito po lahat din yun. Hindi lang katulad ng inyong PNP manual. So, iba pa yun, Pastor, yung binigay mo sa amin na Xerox.
Iba pa yun. O, actually, ito rin ma'am yun. Yun. Ito kasi, ito yung aming ginamit sa pilot project sa Calabarzon. Ito talaga ang dapat. Pero yung component, yung laman nun, ito lang din po yung Cinerox na. Oh. Kasi ito ma'am, medyo magkano pala yan? Magkano? Ito, pag ginawa mo ito, 170 or 80 plus. Oh, sus. Eh, yung pinaserox namin, magkano? Hindi, kunti lang diferensya. Mas maganda. 40 pesos. Oo, no. Pero it doesn't really matter. It depends kung hindi mo rin binasa, na. It depends on the members, it depends kay police. Kasi pag binasa niya, consider it is a journal. Kumbaga ito puro sa mga nakaraang panahon, naniniwala tayo ng diary tayo, ito ngayon ang magiging journal ni Police. Ito yung kanyang journey in his everyday life sa kanyang career. Kami po bilang life coach, maitagtag ko lang po, kami lang po ay bilang gabay. Kami po ay nandito kapag kailangan i-explain yung mga biblical passages. Hindi po ito religion. Ito po ay yung pakikipag-ugnayan para buhayin ang kamalayan ni Police kung sino ang Diyos. And hoping, karamihan naman po sa mga police officers, naniniwala sa Diyos. At isa pa nga po pala, napakalagang bagay na gusto kong bigyan ng diin. Tayo po kasi naniniwala lang na may Diyos. Pero kay God po, na-upgrade din ang ating relasyon sa Kanya para sa isang mag-asawa, bago sila to become one and having their own family, may sense of acquaintance sila in the first place ng kanilang relasyon. They get to know each other, get acquainted, and then they become one in institute of marriage. Ganon din po kay God. Kay God, ayaw din niya na in a sense of knowing lang tayo. Gusto din ng Panginoon, we come to the point of understanding who God is, dahil kasi yun ang mataas na antas ng gusto ng Diyos. If you understand God, no, pag nagbasa ka ngayon ng written word, which is the Bible, nagiging buhay sa iyo yun. Kaya mong tayuan kahit na ano ang daluyong na dumating sa ating buhay. Wala pong except sa mga daluyong trials and problems. But if you understand God from the knowing, no, nagiging buhay po ang kanyang salita. Alam natin, maraming mga pangako ang Diyos na nasulat. Pag binasa mo yon, nagiging buhay. Yun po yun. Kaya ang pagkabuhay ang salita ng Diyos sa buhay ng isang pulis, ng isang uniform personnel, tagumpay po ang kanyang buhay. It's always successful. And if I may add, it's not only contribution sa mga nag-i-squadding. It is the time to give their legacy to the PNP organization. Done away with contribution. Kasi talking about upgrading kung kay God from knowing to the understanding. Sa kay mamang pulis, kay aling pulis din po, kinakailangan from hindi na contribution eh. It's time to do legacy for the PNP organization. Okay. Last question. Yung in terms doon sa accountability, so nakakapaloo ba dyan sa squadding system na pag ikaw ang leader, pag may ginawang hindi kaaya-aya yung ka-team mo, so magiging reference ba yan siya na magiging liable ka din na pwede kang kasuhan or hindi naman? Hindi po kasi ang isang objective ng squadding, kaya tayo nag-i-squadding para yung landas ni aling pulis ni mamang pulis ay tama sa pagbabago. Kaya ang karamihan nag-i-squadding dito, yes, minsan nagkakakaso ang pulis. Pero ngayon, nalilesen kasi natuturuan siya ng tamang pamamaraan. Bakit po nagkakaso ang pulis? Ito ang isang problema na dapat ma-address. May PNP manual ang pulis. Sa research po namin, na-establish namin, ang mga pulis na may kaso, kasi hindi nababasa ang PNP manual. Ito pong squadding na ginagawa natin to, correlate din po ito sa PNP manual ninyo para ma-steer up ninyo yung kamalayan. Ina-advocate din po rito na kung kayo may manual, kailangan binabasa po para hindi sumasablay si police, hindi siya nawawala sa hulog. Yun ang konteksto, mas madaling intindihin eh. Para hindi siya nagkakakaso. And mind you, pag isang police nag-squadding, ano, katulad ang sabi ko kanina, kailangan si police pag nag-undergo ng squadding, bukas ang kanyang puso at ketsipan. Dahil ito ay patungkol sa kanilang moral and welfare. Yung kanilang personal governance system, how to develop their character, behavior, and attitude to transform them personally. Kaya I do believe po, and I think marami rin po nakapagpatuto kasi itong squadding, nasimulan po namin ito sa Calabarzon for the last 2 years na, no? At na-minimize po yung mga taong nagkakakaso o sa pulis na nagkakakaso. Because yun naman po ang gusto ng Panginoon eh, na maging maayos ang buhay niya. Yun ang gusto ni God sa atin eventually. Hindi pa. Maganda yung pastor. Ang ano ko doon, pwede bang gamitin yung squadding na ito? Kung baga, kung yung isang team,
Tapos mayroong na-designate na team leader, and then yung isang member niya, hindi maiwasang magkaroon ng administratibong kaso, pwede ba itong gamitin na magiging responsible din yung team leader ng squadding as sa sinasabi sa accountability o hindi naman? In a way, ma'am, pagka naging malalim na kanilang relasyon, tutulong at tutulong din si squad leader eh. But somehow, naniniwala po ako, pagka sigat na ka-engage sa area ng ating buhay, hindi ka naman niya dadalhin doon sa malulubhang sitwasyon niya. Given po yon. Kaya dito nga, sabi ko nga po kanina, ano ang kahalagan ng squad leader? Para mabuksan ang kamalayan ni polis, natahakin niya ang tamang landas na talagang inilagay ng Diyos. Kaya ang squadding po bilang accountability, akayan ng bawat isa, hindi lamang si squad leader, si life coach, hindi lamang, kundi yung buong membro. Kaya maging accountability ka. Ang nangyari po rito, kasi kaya sinabi my brother's keeper, you're checking one another. Squad, kumusta ka? Pagkahalimbawa, hindi siya nakakapag-squad, tatanungin. Kaya nga sinabi my brother's keeper, you're a keeper. You constantly keep in communicating with your squad. And sometimes po, pagka naging malalim na, hindi lamang sa isang kanilang trabaho, nangyari po nito sa kada person, they do their own na, squadding, kami ka lang, internal sa bahay ginagawa, a little fellowship, kumustahan, kasama ang pamilya, asawa. Yun po, kasi hanggang sa lumalim po nito, yun ang gusto ni Lord, na talagang ma-develop yung sense ng koninyos, harmony and kamaraderi towards the unity na gusto ng Panginoon. That we will achieve a common mind, a common denominator, which is Christ. Okay. So, may iba pang tanong tungkol sa squadding system? So lahat aminado na talaga itong malaking tulong sa bawat isa? Siguro po, if I may add, as I close, ito lang po, tanong ko lang sa akin, kailangan bang may baguhin sa atin? Siguro doon, yon ang isang maging reflection, isang pulis na nakapanood nito. Meron bang dapat baguhin sa buhay nito? Yun lang siguro. Answer it honestly. Kahit sa pag-iisa mo. Ngayon, kapag ka sinabi mong yes, definitely kailangan mo na i-engage si God sa buhay mo if you want to change. Whether your status, whether your character, behavior, basta't kailangan may mabago sa iyo. Ang tanong, kung ano man yun, si Lord ang bahalang gumawa niya. Yes. Amen. Thank you, Pastor. Okay. Maraming salamat po for the opportunity.